Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga request na bid na stock at saka yung mga previous na stock na last Saturday pa, no? So yung mga dinagdag natin at saka yung mga trending na stock, pag-usapan natin, no guys, no? So before I start guys, please don't forget to click Positional Traders PH. So lalong-lalo na sa mga bago sa stock market, check nyo guys tong playlist na guys. Itong Buy Signal Lesson. So, sa buy signal lesson guys, nandiyan yung uptrend, sideways, at saka downtrend. Yung mga entry level, dinidiscuss ko dyan guys. Exit level, risk management, at saka yung paano mag-cut loss. Tapos, check nyo lang din guys dito yung dito sa baba, yung mga open account to call financial kapag gusto nyo i-share dun sa mga kaibigan nyo. Yung description nyo guys, nasa baba guys ng ano ko, ng wall, ng video, no? So, huwag nyo kalimutin guys, then i-click yung page natin na Positional Traders PH. Lalo na kung gusto, may mga katanungan kayo, send lang kayo dito or sa personal Facebook ko. So, nasa baba namin din yung link na yan guys. Check nyo lang din guys, no? So, ayan. May mga query kayo, mga stock na ipapabasa or papa-analyze. Send nyo lang dyan guys, no? Sa Positional Traders PH o kaya sa personal Facebook page. Personal Facebook ko or doon sa Messenger. So, yung link nasa baba guys, no? Maraming salamat guys. So, kung gusto nyo din sumali sa group, message nyo lang din ako dyan guys. So, ayan, available lagi tayo dyan, no? So, ayan guys, simulan natin guys dito kay CHP. Ayan. CHP, may pumasok pa naman din na foreign. Bullish, mataas yung number of trades, no? Tapos bullish. Ayan, yung ang maganda lang dito, bumababa na yung RSI niya. Ayan, bumababa yung RSI niya. Grabe kasi, ang taas na kasi masyado to, 87. So, yun ang maganda sa kanya. So, overbought siya, pero ang momentum nito, grabe. So, check natin to guys. So, ang binutas niya dati yung ano, dito sa noong September 8, yung 1.57 na resistance. Tapos, bumalik ulit siya. Ngayon, nire-test niya ulit yung 1.49, no? So, ang support pa rin natin dyan, 1.46, 1.47. Dito sa part na to. Huwag lang itong butasin na itong 1.46 guys. Kasi matibay na itong 1.46 na to kasi ilang candle to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle na yan guys. So, medyo mamabigat na rin yan. Ngayon, tinitingnan ko dito guys yung ano yan, yung 5 minutes. Sabi ko, kung malaki bang ano, ang lumabas. Yung 5 minutes na tinitingnan ko dito guys eh. So, unti lang din ang lumabas naman. Mas mal, ayan no. So, September 10. September 10, saan ito? Ito. Maliit lang ang mga lumabas, mas malaki pa rin yung mga pumasok. Ayan, unti lang yung pula. Ayan. So, yung huli lang talaga, mababa lang talaga sana. Pero, ito malaki ang volume nito. Ito maganda yung, ano to, itong hammer na to. Maganda to eh. So, ayan. So, nag-retest siya. Tapos, ito yung mga magandang gamitin. Kapag nag-gumagamit ka ng 5 minutes, tapos mapasok ka sa isang stock, yung mag-entry ka. So, alam mo naman yung isang stock uptrend, tapos biglang nagkaroon ng pagbulusok, ito mga ginagandang gamitin 5 minutes tapos confirmation. So yan yung entry. Ayan oh. Ganda nito oh. Hammer oh. Ang laki pa ng volume. So ang volume nito is 11.37 million no. Oh. So ayan guys, so ayaw tagapababain. So ayan ginan ginagamit guys. Tapos lagi nyo lang i-check guys si ATR kung nagbebenta na ba. Sasabayan nyo lang si ATR dito guys. So kapag medyo kinakabahan ka, kung madalas ka magkape, ayan. Medyo ano lang ba guys, medyo unti-unti lang yung pagbabawas ng anong position mo din. Medyo bawas-bawas ng unti. Ngayon, kapag nabasag ulit yung, basag ulit yung 1.57, dagdag ka ulit. Pwede naman yun eh. No? So, dapat yung mga strategy mo dito pang malupitan. Baka just in case, magkabuhusan man, ayan, nakaano ka agad, nakasibat ka agad na may magandang ngiti, magandang gain. Ayan guys, so next natin si dito. Ayan guys, so, gumaganda na to ngayon si dito. Ayan. So, foreign. May pumasok dito guys na foreign. Ayan. Foreign. Ayan. So, MACD nito. Ang MACD nito, ayan. No, malapit na mag-sign of reversal. So, nag-kiss na nga yata ang dalawa. Di pa mamaya. Mag-kiss na yan mamaya. Kapag umangat na naman to. So, ang maganda kasi dito guys kay dito. Basag na yung ano, yung downtrend niya sa RSI. Ayan o. Basag na o. Yun yung mga iniintay natin. Na sign of reversal na sa momentum. Momentum yun. So, yung RSI niya, ababa na to eh. So, 61.
Ganyan. So, ayan guys, no? So, ayan. Hindi na siya lumabas dun guys sa, ano, sa 3.3. Kasi ang gusto nga natin mangyari, lagi siyang maglalaro above 3.3. Ngayon, ang pinakamagandang ano nito, kung may mga average kayo dito sa baba, ang pinakamagandang dagdag ng average mo, pag-average mo ulit o magpag-buy mo ulit ng susunod na entry, kapag nabasag na itong 3.5 at mag-close siya above 3.5, kasi baka mamaya, mauntog lang hindi siya dito sa 3.5, tapos bumalik ulit sa 3.3. So, consolidation na naman, sayang. Sayang yung average mo, kapag nang dagdag ka na hindi basag yung 3.5. So, yan. So, ganun din yung mga plano ko, guys. Kapag after nabasag yung 3.5, doon lang ako magdadagdag. Kasi yung average ko, from ano nga eh, from 2.6, grabe, umabot ako sa ano na eh, 2.2. 3.2. Ayan, 3.2. So, sayang, dapat hindi mo na ako, inintay ko muna basag, dapat yung 3.5. Dito kasi ako nag-average, nagdagdag ulit eh. So, sayang. So, hold lang kapag meron. So, kapag wala ka pa, ayan, pwede ka position lang muna ng ponte. Tapos kapag nabasag yung 3.5 at mag-close above 3.5, saka ka-buy ulit. Kasi ang maganda kasi dito, yung MA20 at saka 50, ayan guys, so, nag-cross na yan. So medyo mahaba-ba din yan. Tulad nito yan guys, oh. Yan, no? Yan guys, no? So, iniisip pa rin natin, consolidation. Kapag hindi nabasag yung ano, yung 3.5, ayan, consolidation sa part, sa level na to. So, ayan. So, basta maganda siya maglaro lang above 3.3. Lagi siya mag-close ng 3.3. Maganda yan. Yan, guys. No? So, tingnan muna natin kung ano mga sumusunod kung kaya basagin na yung, ano, yung 3.5. Kasi, ang maganda naman sa kanya, yung RSI niya, basag niya na yung downtrend. So, ito, MM. So, parang nagkabuhusan to kanina, ay kahapon. So, RSI niya, ayan, so, 51. Check na natin kung, ayan. 51. Check na natin to kung kaya ko kailan to. Mga ganito. So, mga ganyan. 51 pa lang. Tingnan natin. Kaso nga lang, hindi masyado maganda kapag ganun. Tingnan natin kung mabasag to. Kasi kapag mabasag to, mga part na ganyan. Wala kasi ako makitang ano dito, guys. Eh. Pang monitor. Ang dikit na dikit kasi yung dalawa. Eh. So, ayan. So, hintay lang natin na mabasag to para magkaroon ng momentum. Sa MM. Ngayon, dito sa MM, guys, wala, unti naman din ang lumabas nito. Net 4 may pumasok. MACD nito, may momentum, kaso nga lang, wala pang reversal. Kasi tinignan ko to sa 5 minutes, guys, eh. Ayan. Kung malaki ba yung lumabas na mga, ano, mga holders nito. So, maliit lang, no? So, 10, kailan may 10, nasa may 10, ayan. Ayan, no, maliliit lang, no? Ayan, no? Halos marami pa nga yung green, no? Ilan ba to? 3. So, nasa ano lang to? Nasa 1.5 million lang lumabas. Nasa 1.5 million. Pero, tingnan mo yung 1.6 ito. Ito mabigat yung bago mag-closing, oh. Finish ulit, oh. Bago mag-closing, oh. Ayan. So, ang magandang ano dyan, basta buy ka, mas maganda dyan, above 3 pesos, guys. Above 3 pesos, maganda. Kasi kapag below 3 pesos kasi to, guys, possible pa tong ano, possible pa tong i-retest tong malapit sa support natin itong mga itong 2.92, possible pa to. So, ayan nga. So, nahirapan siya sa 3.10. So, ang pinakamagandang style, buy ka lang dito sa malapit sa 2.95, ayan, level na 'yan. Tapos kapag malapit sa 3.10, pag-sell ka na kasi ito ilang beses to. Ito isa. Ito. Untog to. Isa, dalawa, tatlo, apat na candle. Laging nauntog sa 3.10. So, ang pinakamaganda niyan, ang add mo, just in case nakabili ka sa 2.92, kapag nabasag yung 3.10 na may magandang volume, at least may mga ganitong volume na malalaki. Ayan. Tapos, doon nang dagdag mo ulit. Kasi ang tinitingnan natin dyan, yung 3.25 na susunod. So, nandito pa rin naman tayo sa plan natin. Ayan, guys. So, kung titingnan natin, ito pa rin yung magiging ano, higher low. Ito pa rin yung mga consolidation nga lang siya muna ngayon. Ang lumalabas kay consolidation, ito yung higher low, ito yung consolidation. So, tinitingnan natin na mag-bounce. Kasi, maganda na to. Kung magkaya, naghihintay lang ng volume to. So, malamang kahapon kasi, ang dami kasi tumaas ng mga stock. Kaya, malamang din yung simpatya ng mga tao, naghanap pa ulit ng bahay. Naghanap ng ibang stock. So, Asian guys, ano? Ayan.
So, Eason, ayan. So, may foreign pa rin pumasok. Maganda pa rin yung MACD at saka RSI. Yung RSI nga lang, overbought na rin to guys, no? So, medyo ingat din. Kung wala kang position, huwag ka nang pumasok dito. So, maganda lang dito guys. Nag-doji siya. Anong high nito? 2.89. Tapos ito, 3 pesos. Ito yung pinaka-resistant niya, 3.06, no? 3.16 ang pinaka, yan. Ang pinakamaganda nito guys, 3.16, dalawa na. Ang maganda nito, nag-doji siya. Ngayon, ang iniintay mo dito, yung confirmation na susunod na candle. So, kapag nagpula to, yun ang medyo hindi maganda. Kung magpula man to, sana mahold lang hanggang dito sa 3 pesos, no? Medyo maingat, maging maingat lang lagi, guys, no? 3 pesos, magkano yan? So, 3.66. So, neutral kasi to eh. Tingnan natin ngayon yung 5 minutes nito. Yan, para malaman natin kung ano ba. Gagamit lagi kayo ng 5 minutes dito, guys. Mga ganito. Ito naman pala, unti lang pala yung nag-sell sa kanya. Oh. Pinush naman din siya. Oh. Maganda, 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 maganda sa 5 minutes. Maganda 5 minutes. So, possible umakyat pa to. Dahil maganda yung 5 minutes nga. Ayan, guys, no? So, kapag mayroon dyan, mayroon kang position dyan, hold mo lang. Ngayon, kapag wala ka pang position dyan, huwag ka mo nang habulin kasi hindi mo rin alam kung ano resistance yan. So, gumagawa pa lang na resistance yan. Ayan, no? So, lagyan natin dito sa mga news. Si Aizen yan, may news yan guys eh. Check nyo lang guys yung news yan. Yung Aizen. Kasi ito, dito kay ano guys, quarterly report to. So, yung kay AGI guys, ang report kasi dito kay AGI, ano to guys, buyback lagi to. Ilang beses, isang buwan na to, nag-buyback si, ano, yung may-ari nung ano, nung AGI. Puro pagsasalo ginagawa, kaya maganda. Tapos, sinasabayan pa na net foreign. MACD RSI maganda. Overbought na rin yung RSI nito. So nasa level na ng 71. Ayan guys, tapos yung volume niya ang kagandahan niya, sunod-sunod 'to. Ayan 'no, sunod-sunod yung pag-up. So ang ganda ng momentum nito. So congrats sa mga nakasalo. So na-discuss ko din 'to nung Sabado, guys. Sana nakapasok kayo dito. So hangga't hindi pa wala pang confirmation, guys, na ano na pagbaba o pag-reverse. So, hold lang muna. So, dito guys, ang maganda lang dito, kahapon nga, oh, umabot pa to ng ano, 7.11. Akala ko mag-close to 7. Sabi ko mag-close ng 7.10 to. Maganda. So, next resistant natin, 7.5 guys, no? So, ayan. So, hold lang sa mga meron. Kapag gusto mo bumili, dapat above, ano na, above 7 pesos na ang closing. Kasi kapag below 7 pesos, so medyo possible kasing i-retest pa yung mga part na yan. Kahit possible pa yan. So, dyan, no? May kahit pa paano, naging resistant din yan. Tapos bumaba. Ayan, guys, no? So, above 7 pesos ang bilhin mo lang dapat lagi dyan sa closing. Kapag dapat mag-close sa above 7 pesos. Yung makikita mo naman sa opening pa lang kung kaya na mag-stay sa above 7 pesos. So, ali tayo, guys. Ayan, ali. Foreign. Ayan, may pumasok na rin. 24, medyo malaki. So, ayan, ang napapansin ko sa mga blue chip guys, bihira pa lang, unti pa lang yung pumapasok na foreign. Ayan. Sa blue chip guys, ha? Bihira pa lang pumapasok na foreign. So, ayan, basag na yung downtrend niya ng RSI niya. So, ayan. So, alam naman natin, galing siya sa third, sa oversold. So, medyo nagkoconsume muna siya sa 50 na RSI. So, ayan, MACD, ayan, sign of reversal. Normal yan guys, ha? Kapag galing ka ng oversold, magkukonso ka sa, ano, sa 50. Kasi yun ang pinaka-resistant mo eh. Ayan. So, ayan guys. So, pero nag-bounce naman din siya. Oh. Nag-bounce naman siya. Oh, sa, ano niya, dito sa 45. So, sana matuloy na mag, ano na sa 50 mismo. So, ano siya, doji or spin, halos doji to eh. 294.95 tapos oo, doji nga. Check nga natin yung 5 minutes ito. Kung marami ba lumabas. Ayan o, ito yung mga maganda guys. Ito yung mga aabangan nyo guys. Yung mga ganito, yung hammer na to. O yung pin bar na tinatawag. Kapag nag-open, kapag 5 minutes yan, kapag nakita mo yan, hintay mo yung confirmation. Ito yung confirmation, no? Kaya tumaas ulit, to. So, ayan, maganda, maganda. Tapos yung mga pumasok sa kanya,
ano pa rin, ang laki ng volume na sa closing, ang laki ng volume. Oh. Ayan, maganda pa rin naman to si Ali. Ibig sabihin lang. So, hold lang kapag meron ito. Ang iniintay lang natin, mabasag itong 31.33 yung resistant niya. Ayan, so, hold lang kapag meron ka lang nito. So, kapag gusto mo mag-buy, paunti-unti lang muna. Wag lang mag-close ng mga ganito, ng mga below 29.27. Ayan. Medyo baka mamaya i-retest itong 28 na yan. No? So, ayan. So, abang-abang lang. Lagi, ang position mo dyan, paunti-unti lang. So, nandyan na rin naman yung buy signal natin. No? Yung nag-cross yung EMA 5 at saka EMA 10. Ayan. So, next tayo. Si APX. Ayan, APX. Yan. EPX mining to. Yung mining natin guys, yung gold natin pala sa market ano neutral no. Ayan yung gold natin, no? Doji yung gold natin. Hindi ko pala na-discuss. Ayan. Doji. So pore, may lumabas. Down, nakatutok pababa yung ano, yung MACD, walang momentum. May momentum siya, kaso nga lang, wala pa siyang reversal, no? So, ang maganda lang dito yung RSI niya, guys. Nag-bounce na siya, oh. Ayan, no? Lumabas na ulit, no? Sana magtuloy-tuloy na yan sa may mga hawak nito. Tapos, ang maganda lang kasi siya, yan, nag-hold siya yun dito sa 1.58. So, halos consolidation ng, ano nyo, ang nangyayari. Consolidation. Ayan, no? So, tingin natin yung makakalabas sa mga ganyan. Ayan. Tingin natin kung makakalabas sa dyan. Mas maganda makalabas sa dyan sa mga downtrend, ano niya, temporary na downtrend. So, uptrend pa naman din to guys. Kita nyo naman, uptrend pa rin naman din yan. Kaya kung meron ka dito, kung maganda average mo dito, hold mo lang. So, hanggat hindi nababasag yung 1.5. Ayan guys, no? So, hold lang. Tapos, maganda na rin bumili. Basta mag-hold hold above 1.58 siya, maganda bumili. So, kapag, mag-close siya below 1.58, abang ka sa 1.5. Ayan guys, no? So, ganun lang kasimple lang guys ang stock market. Alam mo dapat kung saan ka mag-hold. Saan mo dapat ibebenta na yung stock mo. So, BC ito guys. Unti lang kasi ang number of trades nito eh. So, MACD nito, check natin. So, buka pa rin naman yung RSI nito. Ayan. So, sa mga kasama ko sa video, numura na may hawak nito. So, hold lang. Hold lang muna, guys, no? So, pinakamaganda dito, dapat mag-hold lang siya laging 2.70. Or sundan niya lang, wag mabutas itong trendline na to. Ito kasi yung trendline niya na maganda. Kailangan wag itong mag-close, example, ito 11, mag-close ng above, below 2.6. Pangit na kapag mag-close siya below 2.6, sell signal na yun kasi na-break na yung down, yung uptrend niya. Yan, guys. So, ang bili mo nito maganda, above 2.9. 2.9 dapat mag-close above 2.9. Ayan guys, no? 2.70 yung laging salo yun, maganda. BDO. Ayan, BDO. So, tingnan natin yung foreign. So, wala pa rin pumapasok ng mga foreign sa halos sa, ano, sa ano natin, MACD reversal, wala momentum. Yung ano niya, trade siya tumataas guys, no? Walang pumapasok pala talaga na ano, na foreign sa mga ano natin. Yun ang iniintay natin, pumasok na yung mga foreign sa blue chip, mga blue chip natin para tumaas na yung PSE index natin. So, ayan. So, hold lang ka mag-meron nito. Ang buy mo dito dapat close above 92.77. Dapat yan, mag-hold yan sa 92.77 yun ang buy mo. Hanggat nandyan, hold lang muna kasi sinasalo naman din ulit siya ng ano eh, ng moving average 50 sa 91.3050. Ayan. So hanggat sinasalo yan, maganda, no? So ito pa rin yung buy signal natin. Ayan, level na yan, yung nag-cross. Ayan. So meron ka pa rin na 4.2%. So na-discuss ko din to ng Sabado. So hintayin nyo laging guys yung Sabado natin. Huwag nyo kalimutan guys yung thumbs up natin guys. Maraming salamat. Thumbs up natin dyan guys. Huwag nyo kalimutan. Maraming salamat guys.
So BRN guys, no. So buyback din to guys, kita nyo, ang daming buyback nito eh. Tapos yung foreign nito, sorry, may lumabas ng mga foreign to. Ito, ang lakas na, no. Pero maganda lang kasi dito, guys. May moment, may ano to, may momento pero wala pang reversal. Ang maganda kasi dito, guys, kay ano, kay BRN ito. Ito lang ang gusto ko kay BRN dito. Basag niya na yung ayan. Yan, basag niya na yung downtrend niya sa ano, sa RSI niya. Tapos sumasabay din yung ito, itong part na to. Yan, no. Masabay din. Sumasabay din siya sa RSI niya. Yun ang maganda dito, guys, no. Tapos nagkakaroon siya ng mga volume. So, ang maganda niyan, ang buy mo dito, paunti-unti lang kasi buy signal na to, nag-cross na siya dito. Kaya swerte mo kapag inaabangan mo tong ano, yung 7.71 or dito sa ano, 0.72 buy signal mo. So, kung nag-abang ka ng pullback, ito, sakno-sakno, oh, sinalo siya dito, kaso lumusot pa siya sa moving average 50. Kasi ang pullback kasi na kadalasan, guys, nasa sa ano, sa moving average 50 ang ginagamit. Ayan. So, lumagpas pa siya, oh. So, pero maganda yung, ano niya, yung halos, ano, inverted, halos hammer, eh. Or hammer o pinball. Kaso nga lang, maikli yung, ano, eh, maikli yung buntot, kaya hindi masyado. Pero tingnan natin sa 5 minutes yan. Makikita natin sa 5 minutes kung maganda. Wala, hindi maganda yung 5 minutes niya. Hindi maganda yung 5 minutes chart niya. So, yun mong inaabangan, guys. Yung mga ganyan, ano. Titingnan mo kung kaya saluhin ng 50 moving average sa yun. So, ang buy niyang 0.82 above close, no. Dapat siya sa 0.8, mag-close siya above 0.82. So, kung gusto medyo risky ka ng unti, ayan, dahil medyo lumabas na sa trend line, buy ka na, pero paunti-unti lang, tapos add ka na lang din kapag mag-hold sa 0.82. Ayan, guys, no, BRN. So, next natin si Eagle. Ayan. Guys, huwag niyo kalimutan yung thumbs up natin, guys. Maraming salamat, guys. So, Eagle. So, foreign, may lumabas, MACD, RSI, bullish, overbought na rin to. So, ang maganda kasi dito, guys, kay, ano, kay Eagle, kung meron kang hawak dito, hold lang. Kasi, possible, gawin niya lang muna to. Yung parang plug muna, gagawa siya ng plug bago siya bumutas ng 15 pesos, no? So, ayan, guys, no? So, nagsisimula rin naman mga project sa Pinas. Ngayon, just in case, mabasag yung 14 pesos, ayan, mag-decision ka na ng sell mo. Kasi medyo yung MA, subukan natin yung MA, ano guys, yung MA 50 at saka 20. Lagyan ko na to ng MA 20, nawala. Kaya niya yun. Tingnan natin, ang layo kasi ng ano eh. Ang layo ng MA 20. Kapag mga parabolic guys, mahirap kasi gamitin yung ano, yung mga moving average kapag mga ganyang parabolic yung ano, yung chart. Mahirap gamitin guys, kaya walang kwenta talaga tong mga ano, maganda lang kasi niyan, dapat smooth lang yung pagtaas niya, dahan-dahan. Tapos yung pagbaba niya dahan-dahan, doon magagamit ang mga moving average, pero dito hindi. So, ang magagamit mo dito, pivot retracement, guys. Mga ganito, pivot retracement. Dito, low mo, tapos dito. So, just in case, bumaba, subukan mo itong 13.67. Ayan, 13.67. Ngayon, kapag nabutas yan, itong 12.96. Ayan, guys. No, yun ang mga kailangan mo matutunan talaga, guys, kapag nag-stock market ka, guys. Kung anong gagamitin mong indicator pag umabot na sa ganyang peak. Ayan, no? Kapag hindi kaya saluhin ng support and resistance. EI, guys. So, ayan. So, foreign. Panay-panay yung pasok nito na foreign kay EI. Kasi ang project nito, ano eh. Ito yung subway nga. Subway. So, RSI niya 86. Overbought na rin to. So, maganda ang buy mo dito. Above, close above 6.9. So, hanggat nandito. So, ang nagiging support niya kasi dito, itong temporana, minor support lang ito guys ha, 6.72. So, maganda yung bounce niya dito. Ayan, no? Nag-bounce, nag-low siya ng 6.36 pero binalik ulit siya. Ayan.
So, alos ang ano mo, 6.72 yung support mo kasi dito mo yung dalawang candle dito sumusuport din. Ayan guys, no. Kapag may mga position dito, hold lang. Ang buy mo lang dito above 6.9. Yan, or abang ka lang ng mga ganitong candle na 6.36. Abangan mo ganyan, tapos dyan ka bumili. Lalo kapag dito, mag-hold siya dito sa 6.10. Ayan, maganda yan. So, dapat marami kang strategy, guys, kapag ganyan to. Kapag nag-stock market ka, guys, dapat marami kang strategy kapag just in case yung isang stock bumababa. So, dapat matutunan mo yun, mga strategy, para maganda. So, guys, huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin, guys. Maraming salamat. RSI niyan, ayan. Hinihintay lang din natin yan na bumalik, no? Medyo alanganin, no? Hinihintay natin yan. So, nabasag pa pala yung unang ito, eh. Ayan, no? Balik natin ito, guys. Ayan. Basag niya pala yung ano. Yan, no? Basag na basag, oh. So, sana makabalik siya dyan. Yun ang hinihintay natin, makabalik para magkaroon ng may momentum naman siya. Kaso nga lang, mas maganda makabalik siya dun sa, ano yan, trendline ng RSI. So, ang kaganda sa kanya, nag-hold siya sa, in-hold ng, ano, ng moving average 20. So, yun ang pinaka-support niya, moving average 20. Ngayon, kapag yan, yung moving, ito yung magaganda. Dito mo magagamit yung mga moving average kapag mga ganito yung medyo dahan-dahan lang yung pagtaas. Kita mo yung ano, moving average 20 yung dilaw. Support na support talaga oh. Lahat oh. Dito. So, ito, hanggat malapit dyan sa moving average, yan ang mga buy. Ngayon, kapag lumusot na dyan, ayan, abang ka na dito sa 1.18, yun ang mga buy mo. Kapag lumusot sa one, dito sa moving average. So, hanggat malapit dyan, buy ka lang ng buy. Ayan. Tapos, ang cut loss mo dyan, kapag mapasag tong 1.18. So, green tayo. So, check nyo rin to si green, guys. May ano to, yung sa Australia. May, kaya bakit, ano to, umangat to. Ayan, so, may pumasok ulit na foreign. Laking lumabas kasi ng foreign noong nakaraan, no? So, ayan, no, may pumasok. May disclosure to, guys, ha? So, ayan. So, overbought pa rin yung, ano, yung RSI natin. So, around 69, 70, maganon. So, check natin kay Investa. So, 69.5, ayan. So, ito maganda. Ngayon, just in case, i-retest yung 2.15, yung abang mo, 2.15. Ngayon, kung may average ka, hold ka lang dito. Kung may position ka dito, hold lang. Kasi next resistance, 2.35. Ayan, guys. So, tingnan mo muna yung laro nito. Kapag lumalapit sa 2.15, diyan ka lang bumibili. Para just in case, may bago dumating sa 2.35, check natin, 2.35, magkano din yan. So, 9%. So, mas possible yung 7% no na gain. Ayan. So, yung mga discarte lang dito dyan guys sa mga stock na yan. So, kung gusto mo mag-add, mag-add ka mga 2.15. Kapag maganda average mo dito sa baba, mag-add ka dyan. Dito dapat nakapag-add ka na dito nabasag itong 2.15. Tulad yan, nabasag itong, may average ka dito, nabasag itong breakout itong, ano ba itong high na ito, 1.92. Yan ka, dahil nabasag yan, may volume yan, dagdag ka ng ano ng another entry level mo. Tapos nabasag ulit to, add ka ulit para napaka-importante guys sa stock market may volume ka. Kasi unting ano lang, unting taas lang, malaki agad yung gain mo. Pwede ka naman mag-exit ka agad. Hindi mo na kailangan ng palakihin yung percentage. Whole SIM, foreign may lumabas. So, MACD niya, uptrend pa rin. Tapos, may momentum. Ayan, so may momentum yung RSI. So, ang maganda dito, buy ka lang kapag nabasag yung 6.2 at mag-close dyan above 6.2. Pero kapag hanggat wala pa dyan, di pa nababasag yung 6.2, huwag ka man lang bumili. So, abang-abang ka lang dito sa 5.52. Ngayon, kapag mayroon kang hawak nito, hold lang hanggat nandyan ngayon. Kapag tumama dito sa EMA 10 natin sa 5.91, mag-close below 5.91, sell muna. Ayan guys, no? Ganun lang kasimple lang guys yung stock natin. Huwag nyong kalimutan yung thumbs up at saka yung share nyo sa mga friend nyo guys, no? So, ayan lang. Ganun lang kasimple yung stock market guys. Huwag natin i-complicate lagi. Huwag nyong i-complicate. Huwag kayo masyado nag-iisip kung ano. So more on talaga pag-aaral. Gabi pa lang nag-aaral na kayo guys. Kung ano mga execution yung gagawin. Yung hawak, lalo na yung hawak nyong stock at saka yung bibili nyong kinabukasan.
Just in case na ano, may mga second plan kayo dapat guys, no, mga plan B. So net foreign eh, may apat na araw na lumabas, oh. So MACD RSI bullish na bullish. Ayan. So check natin 'to. So dapat guys, kung buy above 6.5 lagi 'to guys, buy above 6.5 kasi delikado kasi 'to eh. Baka mamaya i-retest pa 'tong ano 6.10. Kapag ayan, titingnan natin kapag hindi kaya saluhin ng mga buyers sa 6.10, possible yung 5.8 ulit or dito sa 6 pesos, 6 opening dito, 6 pesos nga. Ayan. So hangga't yung wala pa sa 6.5, below lagi siya 6.5, huwag ka muna bumili. So hold lang kapag mayroong ganyan. Yung mga kabili dito sa baba, hold lang. Si Meg. Ito si Meg, buyback din to guys eh. Ang dami din to, kasama din to ni EGI. So foreign, wala pa rin mga pumapasok. MACD, sign of reversal na rin. Kaso walang momentum. RSI, ayun, nakalabas na sa downtrend niya. 55. So ang buy mo dito dapat above 3.10. Hanggat wala pa sa 3.10 above, huwag ka mo lang bumili kasi possible baka mamaya hindi ma-hold ng ano ng moving average sa 3.03. Ayan, yung moving average 50. So kapag nag-below ano na yan, moving average 50, sell ka na kasi sayang naman kung yung buy mo dito, buy in support kasi to guys eh. Ayan, no. Meron ka diyan na 5.25% pa rin sa moving average 50. Ayan, buy in support to eh. So mga ganyan dapat alam mo kung saan ka bibili. Tapos dito, MPI. So, wala pa rin mga, talaga mga blue chip, walang pumapasok. MACD niya, bullish pa rin, at saka may momentum. Tapos yung, check natin yung, ito. So, maganda sa kanya, yan, nasa, taas pa naman siya ng trend ng RSI. Bullish pa naman to sa RSI niya. No? Ayan. Tignan natin. Nakalabas na nga siya. Ayan. MPI. Ayan. Nasa labas. Ang ganito guys, intayin nyo lang muna ng mga ganito, 3.41 o 3.41 kung kaya saluhin. Kasi dito, kung mayroon kang hawak nito, ganito, dahil nakapasok nito, medyo complicated lang talaga to. Pang long term lang talaga itong MPI na to. Ngayon, kung gusto mo bumili, abangan mo muna dito sa 3.41 o 3.4. Kasi baka mamaya, mabutas itong 3.4, bumalik ulit dito, sayang. Kasi ito yung buy signal mo. Yan buy signal mo. Ito part na to. Yan, nag-cross ng EMA 5 at saka EMA 10. Meron ka pa rin na 5.99%. Yan. So, kapag meron ka dyan, ganda average mo, hold mo lang muna. So, guys, huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin. So, ayan guys, no, maraming salamat. Nickel tayo guys. Yung thumbs up natin guys, ha, huwag nyo kalimutan. Maraming salamat. So, ayan. So mga 7 o'clock or 8 o'clock ako nakakapag natatapos yung upload ko guys kasi kumisa mabagal lang net. So foreign may pumasok na. So MACD, ayan, may momentum pero wala pang reversal. Pero ang maganda lang dito, nag-bounce na yung ano, nag-bounce yung, sana magtuloy-tuloy na to yung RSI nito, mag-bounce dito sa ano, sa 53. So nagkaroon ang RSI niya ngayon, nasa 54 na. Ayan. So ang hinihintay lang natin, mabasag lang lalo tong ano, yung, ayan. Ito guys, mabasag to pa mas solid. Yung short term trend niya mabasag na. So uptrend pa naman to guys, si ano. Ano kasi to, parabolic kasi guys. Parabolic kasi talaga to si ano eh, si ano, si nickel. Ang hirap na ano, ang ito yung mga mahihirap na stock na ayan, no. So mga ganyan parabolic talaga guys, oh. So maganda yan, tulad na sa group chat. Kung gusto niyo sa group chat sumali guys, message niyo lang ako sa Messenger, nandiyan sa description sa baba. So, ang buy nito dapat 3 pesos. So, ayan, nung nag 3 pesos. Pero dito, abangan nyo muna, mabasag yung 3.15. Buy above 3.15 to close dapat guys, ha? Above 3.15 mag-close. So, yun ang buy mo. Kapag nandito sa below 3.15, abang ka na lang sa 3 pesos. Ayan guys, no? Kapag meron ka nyan, at maganda average mo, hold mo lang. Kasi halos nagkukonsul lang siya dito sa part na to, eh. Ayan, no? Dito lang siya nagkukonsul sa 3 pesos at saka dyan, no? Yan. So maganda yan. Kasi magkano pa rin yan kapag just in case gusto mo mag-buy, buy and support, sell and near resistance. So 12.63% ganyan guys, no? So ganyan mga strategy guys. Buy and support, sell near resistance. So P-Gold ito, request to guys.
So, huwag niyong kalimutan, guys, ha, yung thumbs up natin. Maraming salamat, guys. So, ito. Pigold, walang pumasok na foreign. Ayan. So, number of trades, okay pa rin. Consistent pa rin naman, no? So, tumaas siya. Tapos, nag-ano na siya dito sa 2,000, nasa 2,300. Ngayon, MACD niya. May momentum siya. Kaso nga lang, wala pang sign of reversal. Ayan, guys, no? Tapos, yung RSI niya. So, dapat ma-hold niya to. Mag-bounce na siya dito para wag na mabutas. Pangit kasi kapag mabutas itong RSI na yan. Kasi wala na nga siya momentum. Mabubutas pa yan na 46. Pangit na yan. So, ang dapat dito kay ano, Pigold, ma-hold niya itong ano, mag-hold siya dito sa 49.23 based sa moving average 50. Ayan. Ayan, or mag-bounce na agad siya dito sa support niya na 49.45. Ayan kasi, oh, ayan, breakout kasi yan dito sa part na to. Kailangan, mag-bounce na siya dyan. Ang buy mo lang lagi dyan sa 49.45 malapit. Yan. Kasi, just in case, ang kapag mauntok ulit sa resistant niya, meron ka pa rin 9.26%. Ayan, guys, no? Kapag meron ka dito mababa sa, ano, sa mababang average, eh, hold mo na lang. Ayan, si Pizza. Pizza. Foreign may pumasok, 116,000. So, number of trades niya, nasa ano pa rin eh, 205, ayun. 139, no? Number of trades niya. So, MACD RSI niya, may momentum bullish, no? So, 63 yung, ano niya, yung RSI niya. So, dapat dito sa pizza, mag-hold lang siya dapat ng 6 pesos. Ito ang magandang buy. Magbabuy ka dito, 6 pesos. Mag-hold sa 6 pesos. Pero kapag nag-close below 6 pesos, benta mo na. Ngayon kung, kasi, yan, tana, pang 604, 2.96. So, kung kaya mo pa rin malos ng 3%, okay. Pero kung hindi, abangan mo na lang dito sa 5.86. Or hintayin mo na lang mag-bounce dito muna sa 6 pesos. Pag nag-bounce, baka mamaya mag-consolidation dito sa 7 na to. Kasi ito, naging support dito yan, no? So, parang nire-retest niya ulit yung support area na yan. Ayan. So, ang resistance niya, from buy and support sa 6 pesos, so 640, so mayroon 6.46%, so malinaw na yung 4% po dyan. Ayan. Next tayo, guys. PX. Ito, maganda to si PX, eh. Lagi itong may, ano, may foreign. So, ayan. So, wala pa rin umaalis sa foreign, no? Ang haba na nito, guys. So, ilang ano niya. So, 17 days na, 12 bars na, oh. MACD, RSI, bullish na bullish, oh. Yung mga iniintay natin, guys, mga ganitong, ano, kumabasag na. Kung dito, basag yan, pero dito, yung mga iniintay natin, guys, oh. Check naman natin to. Para ano. Okay, labas naman siya dito sa unang ano niya. Pero dito tayo yung pinaka-final yan. So maganda tong ano PX, guys. Lagi may sup may ano ng foreign. Lagi siyang pinapasukan na eh. So maganda ito, buy in above 4.15, close above 4.15. Ngayon kapag nag below, abangan mo muna sa 4 pesos 'yun ang mga salo. Kasi ano yan eh, yun yung mga psychological buy eh. Mga 4 pesos, 5 pesos, ayan. 5 pesos, 4 pesos ang bili mo, no? Kasi nag-alos naman, nauuntog naman siya dyan, tapos nagsusupport dito lang sa 2, 3, 4, 5. 5 candle naman, no? So 4 pesos ang abang gusto mo bumili. Ngayon, gusto mo medyo maingat, 3.68, intayin mo dito. So, ayan. Tags, ito si Tags. So, last 2 tayo, guys. Last 2. Tags tumaas to, pero yung foreign lumabas. MACD RSI bullish. May momentum talaga yung ano. Grabe yung ano. Overbought na yun nata itong ano eh. Overbought na nga, guys. Oh. So, nasa ano na. Nasa 70.68 overbought na ito. So, medyo ingat ka na. Kung wala ka pang position dito, ayan. Kasi ang nangyari dito, halos gumagawa siya ng plug. Oh. Dito sa part na to, yung box. Ito, box niya. Oh. Ito na yung box niya. Yung part na yan. No? Tapos ano,
ang iniintay mo dyan, dahil nakagawa siya ng plug dito, box na to ngayon, ayan, titingnan natin kung ayan mabasag yung 1.17. Ngayon, kung mag-a-add ka dito, kung example, mayroon ka dito, average na, dito sa breakout, mang maganda niya mga dagdag mo, kapag nabasag itong 1.17, tapos may magandang volume, tulad nito, basag yung breakout niya itong yung piso, pero may volume siya na malaki. Yan guys, no? So, kapag wala ka pa, hintay-hintay, unti-unti lang. Mga 5%, 10% lang. So, baka mamaya dito, hinold siya dito sa part na to eh. Sa 1.04. Ayan, 1.04. Ang closing bar nito, 1.04. Ayan. Hinold siya dyan, no? Tapos biglang nag-up ulit, no? So, ayan, halos yan magiging minus support niya na. Kasi dito, oh. So, nagiging resistant dito sa part na to. Ayan, nagiging resistant. So, ayan. So, maganda. Abang ka na lang muna sa 1.04. Kapag nagkaroon ng bounce muna, kapag mag-pullback ng unti, no? So, kung tulad naman ito, solid candle to, ngayon, kapag nagkaroon ulit ng candle na to, ng ganito, kayang-kaya, napasagan yung 1.17. Ang buy mo nito, above 1.17, close dapat, above 1.17. Yan, para, yan yung mapasag na resistance, pero may dapat may volume, 5.24%, ayan. So, dapat gano'n lang mag-analyze, guys. Simple lang dapat. Huwag masyadong complicate. Huwag niyong kalimutan yung tabs up natin, guys. So, ayan. BLL. So, ayan. So, check na lang itong news na to. So, Vistaland and Lifescapes to launch a new residential project before year end. So, ayan. May plano sila mag-launch ulit ng residential project, no? Net foreign, may lumabas, pero yung kita mo, yung number of trades niya tumataas. Sign of reversal to, pero walang momentum, yung MACD. RSI niya, may momentum 56. So, ayan, guys, no? So, nauuntog siya sa moving average 50. Ang maganda ito, ang buy mo dito, dapat close above 3.4. Ngayon, just in case, subukan mong sumalo, gusto mong sumalo dito, mga dito sa part na so 3.18. Yan, 3.18. Or, tingnan mo kung mabubutas pa itong 3.26. Yan. Yan ang mga salo, no? Ngayon, kapag yan, kung gusto mo bumili, pero kapag gusto mo sure na dapat mabasag na itong 3.4. Kasi, kita mo naman to. Just in case, dito ka, buy and support kasi ito guys eh. 302, buy and support. Sell near resistance. Ito, sabi natin ito muna. So, 11%. So, possible na taga may 9% ka dyan, guys, no? So, ayan. So, nauuntog siya sa resistance ng sa moving average 50. So, last natin guys, si Web. Ayun. So, maraming salamat guys sa time nyo. Huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin guys. Net foreign may pumasok. Ayan. Tapos, MACD bullish. Ang SI niya may momentum 63. Ayan. So, kapag may hawak ka dito guys, may average ka dito, hold lang muna. Ngayon, kung gusto mo bumili, dapat close above 2.3. Ngayon, kung gusto mo pumasok, abangan mo itong 2.18, baka i-retest itong 2.18. Kasi kapag hindi masaloy sa 2.18, possible balik yun sa 2.05. Ayan guys, no? So, dapat ganun yung mga tinitingnan mong strategy. Yung mga 2.18, pag bumalik, tell mo kasi ito nag-bounce 2.18, no? Ayan, tapos bumalik. Ayan, dapat ang sunod na buy mo dito, above close 2.30. Ayan guys, so I hope guys may na-share ako sa inyo guys. Huwag niyong kalimutan thumbs up at saka shares. Maraming salamat guys, no?